sabi dito, earn tickets by deleting pets in your Wow! Itong mga Game Pass na ito, nakikita nyo itong Segway, mabibili mo siya ng 100,000 gems. Technically, pwede kong... Kamusta ka, barkada? Tayo po'y nagbabalik sa isa na naman pong Roblox video, mga kabarkada. Tayo po'y maglalaro ng Pet Capsules Simulator. Kung mapapansin nyo naman po sa lugar na to, mga kabarkada, eh medyo parang meron siyang similarity sa isa sa mga pinakamalalaking laro sa Roblox, mga kabarkada. At mapapansin nyo na kaagad yan dito sa mga buildings pa lang. Oh my goodness. At syempre, pinapili na po ako, mga kabarkada. At alam nyo naman po kung anong pipiliin natin. Dog, syempre. Oh my goodness. At panigurado, magsisira tayo ng bariya. Parehas na parehas. At hindi naman po natin mapagkakaila, mga kabarkada, na sobrang layo po ng graphics nito sa graphics ng Pet Simulator X. Pero di ba dito rin naman nang galing ang Pet Sim? Sa pagkakaalam ko, isa ako sa mga unang naglaro ng Pet Sim. Actually, hindi naman sa una, kumbaga isa sa mga naunang maglaro ng Pet Sim. Yan, yung parang mga matatagal nang naglalaro ng Pet Simulator X. At ganito rin yung itsura niya dati, mga kabarkada. At panigurado, kung itong laro na to ay masusuportahan at hindi ika-copyright ni Preston, panigurado balang araw, magkano na yung magbubunggua na yung dalawa na yan, yung Pet Sim tsaka itong Pet Capsules. Pero syempre, hindi itlog ang binibenta nila dito, mga kabarkada. Capsules, well, kung iisipin mo, parang mas may sense yun sa kanila kasi hindi naman lahat ng hayop ay nanggaling sa itlog. Mas may sense pa na nanggaling sila sa capsules. Halimbawa, clone pala sila. Oh, so same na same sila ng UI ng Pet Sim. Kapag pinindot mo itong nasa baba, andito na yung trade, yung missions, yung mastery. Limited time capsules. Ooh, may mga game pass din. At may mga boost. Oh my goodness. Uy, meron din loot bags. May loot bags din. What? Tsaka kung mapapansin nyo, may sarili siyang design ng pets eh. Parang hindi niya ginaya yung sa Pet Sim. Kasi yung ibang mga laro ngayon, ginagaya yung itsura ng pets sa Pet Sim. Yung parang box na hindi mo malaman. Pero ano, parang may mga curve na mga gilid-gilid. Pero syempre, hindi natin mapagkakaila na yung concept ng laro nila eh very Pet Sim talaga. So yung pet index ata nila ay itong pet directory. Ooh, actually, pwede mong bilhin? Ano to? Ah, may rewards? Rewards ba to? Ibig sabihin ba, pag na-collect mo sila doon, bibigyan ka ng gems? So halimbawa, nagbukas ako dito, bibigyan ako ng gems? Parang hindi naman. Oh, pet discovered, tortoise. Ano mangyayari? Oh, alam ko na kung ano yung gems na naka-display. Kung sa Pet Simulator X may RAP, dito may net worth. Wow! So kung ano yung laman ng inventory mo, halimbawa yung mga pets na yan. So halimbawa, meron akong ilang tortoise, meron ako. Meron akong dalawang tortoise, so itatimes mo sa 2 to 950, yun yung madadagdag sa net worth ko. Oh, taray, may term pa silang net worth. Oh my goodness, so nagets ko na kung ano yung gems na yon. Oh, so kapag mas rare yung pet mo, panigurado, mas mataas net worth mo. So parang RAP nga lang talaga. Pero dito, hindi namamanipula. Sa Pet Sim kasi ang ayoko dun yung namamanipulate nila yung RAP, eh dinada kaya nila para magmahal yung isang pet tapos ibebenta nila sa merkado tapos kikita sila. May mga ganun na yung mga malalakas sa Pet Sim, minamanipulate yung RAP kaya hindi rin ako nasunod sa RAP eh. So maganda palang sundin tong mga missions na to kasi nagbibigay ng rewards. Ooh, mas worth it yung mga rewards dito, mas makapakinabangan. So meron na akong 50k at pwede ko nang bilhin tong town. So panigurado, mas mataas na rin yung makukuha nating coins dito. 105. Okay. So meron din silang mga upgrades, mga kabarkada, at kailangan mo ng tickets para ma-upgrade to, which is wala ako. So paano ka makakakuha ng tickets? Sabi dito, earn tickets by deleting pets in your What? Ito yung tanging laro na kapag nag-delete ka ng pet, bibigyan ka pa ng rewards. Oh my goodness, literal na bibigyan ka ng discount. Ito ang gusto kong malaman sa inyo, mga kabarkada. Gusto nyo bang suportahan ko tong laro na to at tingnan natin kung mapapantayan nyo yung Pet Sim? Kasi kapag sinuportahan ko tong laro na to, alam nyo na ang gagawin natin. Alam nyo na ang bibili. So pwede tayong mag-teleport sa lobby ng libre lang? Hindi ako bumili ng teleport game pass, so libre lang yung teleport dito. Asan yung teleport? Ito oh, hindi ko pa nabibili to. Tingnan nyo lalabas. Oh, di ba? Hindi ko pa siya nabibili. Pero pwede kang mag-teleport sa lobby. Para maka-teleport ka sa town, bibilin mo siya ng gems. Pero at least libre yung lobby. Kasi lobby yung importante, dito ka palagi pupunta eh. Para masarap suportahan tong laro na to. Next episode, titingnan ko suportahan tong laro na to. Titingnan ko muna yung mga comments nyo. Kaya i-comment nyo na sa dyan sa baba kung gusto nyo suportahan ko to. At i-like mo na yung video
video na to para malaman ko kung isa ka sa mga taong nagsasabi na suportahan ko tong laro na to. Mas maraming likes, mas maraming nagsasabi. So kapag dinilit ko na tong mga tortoise ko, mababawasan ba yung net worth ko? Ay hindi! Hindi nabawasan yung net worth ko. Ganun! Yung net worth dito permanente na. Kasi apat na lang yung pet sa inventory ko pero ang taas pa rin ang net worth ko, 9k. Increase your coins mined from items. Yes, upgrade yan. So may nasira akong barya kanino mga kabarkada na may times 50 ata o times 100. Tapos nagkaroon ako ng 1 million coins. At meron na ako ngayong, oh my god, shiny capybara. Eto, pinupuntiri ako itong mga may multiplier kasi ang OP ng multiplier nila. Yung times 5 na yan, sobra-sobra ibibigay niya. Tingin niyo, 3K. 3K nasa first area pa lang yun. Oh my goodness. Actually, mataas na rin kasi bigay. Oh, tingin niyo, 35,000. Tapos kapag nag-gifts pa rekta, 70K. Oh my goodness, may loot pa ako. Oh my goodness. Eto, masaya. Eto, masaya. Tama pala na nag-upgrade sa ako eh. Oh, tingin niyo, 15K binigay sa akin. Oh, upgrade na ako ng coins ulit. Pwede coins? 25K. Ang mahal. Siguro ito ang ipa-priority ko kasi medyo marami raming binibigay sa akin eh. Kapag mas marami tayong coins, mas marami tayong pambili ng pet, mas marami tayong magagawang ticket. Ito yung sinasabi ko, yung may times 100, tingnan nyo ibibigay. 1.6 million! So nandito na tayo sa panibagong area at meron ditong pet trainer at nagbibigay daw to ng traits. So pwede tayong gumastos ng 5,000 gems. For example, your pet was trained for the coins trait. So meron siyang coins 1. Pet earns 15% more coins. Uy, parang enchantment to. Ayos to ah. So pwede kong lagyan lahat to, no? Kaso medyo magastos 5,000. No? Puro crates yung nakuha ko. Pet does 25% more damage to crates. Ano ba naman yan? Gusto ko yung nakakapagpapera. Yun, coin piles, yan ang maganda. O, bigyan mo pa ako, gem straight, pwede na rin yan. Crates na nga yung kanina. No, ayun, chest, pwede na yan. Ano yun, ang haba na nakasulat. Oh, nagpapatong-patong yung mga enchantment. Wow, oh my goodness, ayos yun ah. So, kailangan ko nang palitan yung mga pet ko kasi medyo mababa yung damage nila. 200 lang at ang kukunat na mga kalaban dito. So, kailangan ko nang palitan itong mga pets ko kasi ang kukunat na ng mga sisirain dito. Tingnan nyo naman, napakatagal. So meron na po akong mga panibagong pet mga kabarkada at meron na rin po akong 7 million coins na pwede nating gamitin para bilhin itong forest zone. At meron dito forest chest. Ooh! Merong AFK area. Oh my goodness, ayos to ah. So meron din ditong neon pets. So ibig sabihin rainbow ata ang tinutukoy nito. Oh, feeling ko rainbow nga. So talagang mahalaga talaga yung gems. Well, actually pwede ka naman talaga mag-AFK dito. Tatayo ka lang dito sa may area na to. Tapos mag-auto-clicker ka na. Kasi kung mapansin nyo, isang diretso lang yung mga coin piles, oh. Diba? Isang diretso lang, oh. Isang diretso lang sila, magkakapantay silang lahat. Hindi tulad sa pet sim na ano, labo-labo yung mga coins. Dito pantay-pantay. Pero maganda pa rin na may malaking chest na pwede kang mag-AFK. Ganda pa rin idea yun. Parang pet sim pa rin talaga. So maganda kung makakabili tayo ng TP dito sa may forest. Kasi babalik-balik tayo dito, panigurado. Kasi ito ata yung unang pinakamalaking chest. At doon na ata sa farm yung susunod na malaki. Parang Doodle World tong lugar na to, ano? Oh, hindi ko pala mabibili tong chest zone. Tickets pala yung hinihingi dito, hindi coins. Oh my goodness, akala ko coins yung hinihingi. Ano ba yan? So kailangan kong gastusin yung coins ko ngayon para makapunta tayo dun. Well actually, hindi naman ata mahirap yun since medyo mataas-taas na yung mga tickets na binibigay sa atin. Pero mahal yung itlog. So feeling ko mas mahal ata yung tickets dito o same lang din. 60 lang din ata. 50 nga lang, mas mataas pa dun sa isa, mas mura pa. Dito 500k. Doon na lang ako sa mas mura. Madaming binibigay na tickets. Ito 300k lang. Tapos yung binibigay dito 60, oh. 60k tickets. Oh my goodness. Ito na ata ang unang larong nakita ko na pwede mong bilhin yung game pass nila gamit yung mga pera sa laro. Itong mga game pass na ito kung nakikita nyo, itong Segway, mabibili mo siya ng 100,000 gems. Technically, pwede kong... What? Oh my goodness! Laruin nyo na to. Hindi ako sponsored, hindi ako binayaran na sabihin na laruin nyo to. Pero ilalagay ko yung link ng laro na to sa description mga kabarkada. At ito na yung unang laro na dapat sinusuportahan eh. Kasi yung concept kasi ng pay to win tsaka free to play, pwede mo ipag-fuse yan eh. Kapag pay to win, mabilis nila makukuha yung mga assets na pwedeng makuha. Pero pwede mo rin naman isama yung free to play na kung saan matagal nila makukuha. Pero fair pa din, alam mo yun. Kumbaga, sa pay to win, since
nagbayad sila, sinuportahan nila yung laro, gagawin mo lang madali sa kanila para makapag-grind. Tapos sa may free to play, gawin mo lang ng konting mahirap. Kasi ang problema sa pets yung mga kabarkada, kapag pay to win, madali lang. Kapag free to play, wala kang karapatan magkaroon ng kahit na ano na meron yung mga pay to win. Dito, meron kang karapatan magkaroon ng mga bagay na meron yung mga pay to win. Nagigets yun na ba? Na fair naman yung pay to win tsaka free to play. Kasi kapag walang pay to win or walang nagbabayad sa laro, hindi magpa-prosper yung laro at hindi sila makakapag-update. Hindi sila magkakaroon ng pondo para pagandahin pa yung laro. Pero dapat, kailangan mo pa rin i-prioritize yung mga naglalaro ng libre. At eto na yung sagot, free to play siya. Pati yung mga exclusives nila pwede mong bilhin, no? Oh my goodness, legit! Pwede nga akong bumili ng legendary pet for 100,000 gems. Dapat pala ito na lang binili ko. Laruin nyo to, link in the description. Kailangan natin palaguin tong laro na to. Makalipas ang mga isa o hanggang dalawang oras ng pag-grind, mga kabarkada, pwede ko na pong bilhin itong chess zone. Oh my goodness. Yun na yun. Tapos mag-grind ako dito, tapos ilan yung makukuha ko. Sige na, dali. Pakita mo na sa akin kung sulit ba yung pag-grind ko. 10 million tickets yun, ha? 10 million tickets, sabi mo sa akin na sulit, please. Bakit parang walang binibigay sa akin? Bakit parang wala talagang binibigay sa akin? Okay, it's official. Wala po ata talaga akong makukuha dito. Baka kailangan masira yung chest bago ka magkaroon ng coins. Ako ba yung nahihibang o wala talaga akong nakukuha? So nag-upgrade na ako ng pet at hanggang ngayon wala pa rin ako nakukuha kahit ni singkong duling wala. So hindi ko alam kung hanggang kailan ako magkakaroon dito, pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating pet capsule simulator. Maraming maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli. Paalam!